Ito ang Kimco Dink R150 Special Edition. And yes, available na ito ngayon sa Pilipinas. Isa itong adventure scooter na merong kahanga-hangang disenyo at mga advanced features na siguradong magugustuhan mo. At siguradong magugulat ka sa mga malalaman mo patungkol sa motor na to, dahil hinigitan lang naman ito ang isa sa pinakasikat na adventure scooter dito sa Pilipinas. Walang iba kundi ang Honda ADB160. Ang nasa harapan natin ngayon ay ang bagong Kimco Dink R150 Special Edition. Kung mapapansin natin, meron na itong crash guard, kaya mas naging rugged lalo ang kanyang disenyo. Kaya wala ka nang poproblemahin sa pagpapakabit, mas panatag ka na din dahil protektado na ang motor mo sa gasgas at kahit matumba ito ay hindi basta-basta mag-aagasgasan ang fairings ito. At magandang klaseng bakal ang ginamit dito, talagang high quality. Meron na din itong mga accessories dito sa kanyang footboard. Isa itong anti-slip na metal na nakadagdag forma din sa kanyang design. At pagdating sa design ng kanyang headlight, very unique ang forma nito. Naka-LED na rin ang lighting system nito kaya maliwanag talaga ang kanyang mga ilaw. Then bagay na bagay ito kanyang clear windshield, talagang pang maxi scooter ang kanyang pormahan. Then kung pagmamasdan natin siya dito sa harapan para itong ibon, 'di ba? Dahil na rin dito sa kanyang front fairings na parang patuka ang kanyang disenyo. At ang ganda ng kulay nito, color matte green, talagang bagay na bagay yung pagka matte green nito sa kanyang design. Then meron pa siya ditong emblem na 60th anniversary ng Kimco, color black, then combination ng color gold. Then meron dito nakalagay na 150. Dito naman sa kabila, meron itong 3D emblem na Dink R, then ayung color silver din ito. Tapos sa baba, may nakalagay na special edition. Pagdating naman sa kanyang instrument panel, naka fully digital display na din ito. Then very modern din yung design nito. Then very convenient dahil meron na din itong built-in charging port, so pwede ka na mag-charge ng cellphone mo dito. Then ayan, nakakilis na rin ito. Meron itong answer box system at meron pa itong anti-theft alarm. At meron din itong bulsa dito sa harapan. Yun nga lang, medyo maliit lang itong kanyang bulsa. Pero kasya na rin naman dito ang isang cellphone. Then safe na safe din ang ilalagay mo dito dahil meron itong takip. Then ang maganda sa motor na to, very convenient dahil nandito lang sa harapan ng kanyang fuel refiller. Then malaki ang kanyang fuel capacity, 10.7 liters. Kaya malayo-layo ang mararating mo sa isang full tank mo. Actually kaya nito makarating ng 400 kilometer sa isang full tank nito. So, ibig sabihin, kumukonsume mo ito ng more or less 40 kilometer per liter. Kaya masasabi kong matipid din ito sa gasolina. Then relax na relax ka sa mahabang biyahe dahil naka-extended footrest ito. So pwede mong matuwid ang paa mo, magagalaw-galaw mo siya, kaya hindi ka basta-basta mangangalay. Then malapad din ang upuan nito, kaya talagang komportable ka, pati ang angkas mo, komportable sa motor na to. Mababa lang din naman ang kanyang seat height, 783mm lang, kaya perfect na perfect to sa mga average height ng mga Pilipino. I think kahit mga 5 flat ang height, kayang-kayang i-drive ang motor na to. Yun nga lang, medyo may kabigatan ito, 148 kilos. Pero ang advantage naman ito, kapag ka nasa high speed ka, hindi ka basta-basta maapektuhan ng malakas na hampas ng hangin. Then ang cute nitong kanyang retractable hook dito. Pwede ka magsabit dito ng hanggang 3 kilos na gamit. Kaya kung galing ka sa mall, galing ka sa grocery o sa palengke, meron kang paglalagyan dito. So kahit hindi mo na ito ilagay sa U-box mo. At speaking of U-box, meron din itong malaking underseat storage. Kaya meron kang paglalagyan ng mga gamit mo dyan. At kasya na rin dito ang isang helmet. Mataas din ang kanyang ground clearance, 135mm. Kaya kahit mapadaan ka sa mga matataas na humps dito sa Pilipinas, hindi ito sasayad. At ang maganda pa dito sa motor na to, napakalalapad ng kanyang mga gulong. Pang maxi scooter ang sukat ng kanyang mga gulong. Kaya talagang maganda ang handling nito. Ang sukat ng kanyang gulong dito sa harapan ay 120x70x13. Sa likod naman ay 130x70x13. Ayun, diba? Napakalalapad ng kanyang mga gulong at malaking tulong yan pagdating sa stability natin. Pagdating naman sa kanyang suspension, naka-telescopic fork ito dito sa harapan. Sa likod naman ay naka-dual shock. At bagay na bagay din ang design ng kanyang muffler. Sporty ang forma nito. Then meron siyang heat guard, kaya kahit madikit ka dito, hindi ka mapapasok. Then hindi lang puro forma ang may pagmamalaki nitong Kimco Dink R150. Dahil meron din itong mga safety features kagaya ng dual channel ABS
at meron pa itong TCS. Para sa mga hindi pa pamilyar sa ABS, ang ginagawa nito kahit mapiga mo na malakas ang preno mo dahil sa mga emergency scenario, hindi ito maglalak at smooth pa rin ang magiging tigil nito. So hindi kasi simple lang dahil delikado rin naman talaga kapag bigla natin napiga ang preno, diba? So sa pamamagitan ng ABS o anti-lock braking system, smooth pa rin ang magiging tigil mo kahit nagaling ka sa high speed. Bukod pa doon, meron pa itong TCS o traction control system. Ang ginagawa naman nito, ini-enhance ito ang stability nito. Kapag nadidetect nito na hindi na nagpapantay ang ikot ng gulong dahil sa madulas na kalsada, dito na mag-a-activate ang TCS para ma-maintain lang ang tamang speed na kung saan stable lang ang patakbo natin. Pagdating naman sa makina nito, ito ay 150cc, single overhead cam, 4-stroke, 4 valves, liquid-cooled, fuel injected. Then of course, ito ay naka-CVT at ang kanyang maximum power ay 11.2 kilowatts at 8,500 RPM with a maximum torque of 13.2 Nm at 6,500 RPM. Kaya hindi ka rin mabibitin sa lakas ng motor na to. Pagdating sa arangkada at sa duluhan ay may maipagmamalaki ito. Pero hindi ito dinisenyo para sa speed. Dinisenyo ito para pang touring, pang urban adventure ng ika nga. Ibig sabihin, pang malayo ang biyahe dinisenyo ang motor na to. Hindi ito pwede sa mga tao na mahilig sa mga racing. Although mabilis din naman ito, pero hindi ito nakadesign para sa speed. Dinisenyo ito para sa isang comfort riding, para maging pogi ka sa kalsada, hindi para mga mote. Then pagdating dito sa kanyang taillight, very modern din ang kanyang design. Ayan na, naka-LED na rin ang kanyang taillight. Ganon din yung kanyang mga turn signal lights. At ang maganda pa nga dito, ayan, naka-top box ready na ito. Meron na siyang bracket na naka-ready dito. So top box na lang ang bibilihin mo kung gusto mo maglagay dito. Yan muna po problemahin ang bracket. At ayun, diba, halos lahat nandito na sa motor na to. Maporma, rugged design, very premium. Malaki ang fuel capacity. At ayan, may crash guard na siya at may mga safety features pa. Kaya wala ka na talagang hahanapin pa. Pagdating naman sa presyo nito, nagkakahalaga lang ito ng 160,000 pesos. So diba, sobrang affordable lang para sa isang napakagandang malamaxi scooter na forma ng Kymco Dink R150. Anyway, meron pa itong mga standard version. Merong available na color glossy black, color glossy white, and color glossy blue. Ito namang standard version ay nagkakahalaga lang ng 152,900 pesos. So 7,000 lang ang price difference. Kaya dito ka na lang si special edition. At paunahan lang ito. Kaya kung meron kang makitang ganito, ito na ang bilhin mo. Mas sulit pa, diba? Kasi meron na siyang mga accessories sa kasama. At ang masasabi ko, sulit na sulit ang pera mo dito sa motor na to. Unang-una, Kymco yan. Ang Kymco ay isa sa leading brand pagdating sa mga motor, lalong-lalo na sa bansang Taiwan. Ang Kymco ang nangunguna. Dito lang naman sa Pilipinas, medyo hindi pa gaanong nakikilala ang Kymco. Dahil madalas ang sikat dito ay Honda, Yamaha, Suzuki. Pero sinasabi ko sa inyo, isang Kymco sa magandang brand pagdating sa mga motor. Pagdating naman sa mga piyesa nito, hindi mo rin naman po problemahin. Dahil meron din naman yung mga available na piyesa sa mga kasa at pwede rin namang orderin yan. At siguradong matibay ang mga piyesa nito kaya siguradong tatagal ito. Basta nasa tamang pag-aalaga lang, kahit anong motor mo pa, sigurado tatagal yan sa'yo. Hey guys, ano masabi nyo dito sa Kymco Dink R150 Special Edition or Limited Edition? I-comment mo na lang sa baba ang iyong opinion. At kung nagustuhan mo naman ang ating video, just hit like. Kung bago ka lang sa aking YouTube channel, huwag kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para sa mga susunod kong video ay updated ka palagi. Yun lang guys, hanggang sa muli. Ako si Roscoe TV. Ride safe always and God bless.